Mawawala rin naman ako. So what's the point of everything? Alam ko namang sawang-sawa na kayong alagaan ako. So go away. And stop trying to make me feel okay because I won't. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, kasalukuyang nasa Amerika na si Ford para magpagamot. Binisita rin niya ang kanyang daddy. Tunghayan, ang 22nd kabanata. Dad, why are you crying? Naiiyak din na tanong ni Ford nang makitang biglang napahagulgol ang kanyang ama. Hinawakan ni Mr. Guerrero ang braso at katawan ni Ford. Pagkatapos ay isinunod niya ang mukha nito. Halos hindi makapaniwala si Mr. Guerrero sa kanyang nakikita. Tila ba malayong malayo na ang Ford na kanyang huling nakita noong mga nakaraang buwan sa Ford na nasa harapan niya ngayon. Namamayat na ito. Putlang putla at halos wala ng lakas. What happened to you, son? Ano nangyari at naging bagsak ang katawan mo? Are you not taking care of yourself enough? Sunod-sunod na tanong ni Mr. Guerrero. Ngunit ni isa sa mga yon ay walang sinagot si Ford at tanging mahigpit na yakap lamang ang itinugon nito. Son, don't worry about me, Dad. I'm fine. Sagot ni Ford. Bagaman may katandaan na, minsan pa rin namang naging doktor si Mr. Guerrero, kaya sa tingin niya ay meron talagang mali kay Ford at kahit pa may Alzheimer's ito, nasaktuhan ni Ford na walang episode ang kanyang ama ngayong araw. Pero agad ring inilihis ni Ford ang atensyon ng kanyang ama at iginiya si Enrique patungo sa harapan ng kanyang dad. Dad, do you remember Ken? The little kid I used to play with all the time before. The son of our old maid? Umusog ng kaunti si Ford upang mas makita ng maayos ni Mr. Guerrero ang kanyang ipinapakilala. This is him now. He's also a successful doctor, Dad. He came a long way since. Muling napatingin si Mr. Guerrero kay Enrique. Sa katunayan, si Enrique rin talaga ang dahilan ng biglaan niyang paghagulgol kanina. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ito. Tila ba masayang-masayang kanyang puso nang masilayan si Enrique? Ngunit sinubukan ni Mr. Guerrero na hindi iyon ipahalata dahil baka magduda at magtaka ng labi si Ford sa magiging reaksyon niya. Mas mainam kung itatago na lamang niya ang kanyang loobin at pananatilihing lihim ang lahat. Lumapit naman si Enrique kay Mr. Guerrero upang magmano. Ngunit nang mahawakan ni Enrique ang isang kamay nito, ay hindi na napigilan ni Mr. Guerrero ang kanyang sarili at niyakap na nga si Enrique. Nang yakapin siya ng matanda ay bahagya na siyang nagulat at napatingin kay Ford. Ngumiti lamang si Ford dahil baka naaalala lang talaga siya ng kanyang ama mula sa kanilang nakaraan. Nang makalayo si Enrique ay biglang nagyaya si Mr. Guerrero sa dalawa. Come stay with me here. Let's have dinner and catch up. Nakangiting yaya ni Mr. Guerrero. Nagkatingin na naman si Ford at Enrique. Alam nilang hindi po pwedeng magtagal doon si Ford dahil kailangan din itong bumalik sa ospital. Pero dahil ayaw naman ipahalata ni Ford na meron ngang problema sa kanya, pumayag na lamang siya. Tinawag ni Mr. Guerrero ang atensyon ng isang nurse roon at iginiya sila sa may balcony kung saan may nakaset up na table. Nagpakuha na rin ito ng maraming pagkain. Habang naghihintay sa pagkain ay hindi maiwasan ni Mr. Guerrero na pagmasdan si Enrique. Nagtatanong-tanong na rin ito sa kanya. How did you become a doctor, Enrique? Ngumiti naman si Enrique. It was quite a journey, sir. Kaya rin, pinangako ni Enrique na magsusumikap siya sa buhay noon ay dahil sa hindi makatarungang pagpapaalis ni Mrs. Guerrero noon sa kanila. Pinagbintangan ng nanay niya noon na nagnanakaw ng alahas kahit hindi naman. Ginawa iyon ni Mrs. Guerrero dahil napapansin niyang iba ang pagtingin at pagtrato ni Mr. Guerrero sa dati nilang kasambahay. Nagpatuloy si Enrique sa pagkukwento. May mabait po na pamilya na nagpaaral sa akin at kumupkop when my mom died. Sila na po nagtatuyod sa akin. Pinatapos nila ako ng high school, pinagkolehiyo, med school,
Hanggang sa sinwerte nga po at naging isang ganap na doktor. I owe everything to my adoptive parents po. They're the reason behind my success. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Mr. Guerrero nang marinig ang balitang wala na ang nanay ni Enrique. Ilang saglit lang ay dumating na rin ang kanilang mga pagkain at nagsalo na silang tatlo. Habang kumakain ay ibinaling naman ni Mr. Guerrero ang atensyon niya sa kanyang anak. Napansin niya na may hindi kinakain si Ford at isinasantabi sa kanyang plato kahit dati ay hindi naman ito mapili sa pagkain. Why did you become so thin all of a sudden, son? Ginugutom mo ba ang sarili mo? You also look very pale. Are you sick? Umiling si Ford. I have been stressed out lately, Dad, dahil lang sa mga research na ginagawa namin. It's nothing big, really. But why aren't you eating those? Hindi ba favorite mo naman ang mga yan? Dagdag na tanong pa ni Mr. Guerrero, sabay turo sa mga nasa gilid ng plato ni Ford. I'm having this diet, Dad. Umiiwas muna ako sa certain foods because, you know, I'm trying to stay as healthy as possible. Pagsisinungaling naman ni Ford. Tumangon na lamang si Mr. Guerrero. Alam na niya mula pa noon na sobrang masikreto ang kanyang anak. Kaya kung nagsasabi man ito ng totoo, malamang ay hindi niya rin mawawari iyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Ford at Enrique na kakailanganin na nilang mauna. Nang maiwan na muli si Mr. Guerrero sa kanyang kwarto sa nursing home, ay tila ba mabigat ang kanyang damdamin dahil ramdam niyang merong tinatago sa kanya si Ford na isang napakahalagang bagay. Kinabukasan ay schedule na ni Ford para sa mga tests na isasagawa bago siya isailalim sa clinical trial. Kung ano-ano rin ang mga itinatanong ng mga doktor kay Enrique at Juris habang sumasailalim sa mga tests ni Ford. Does he have any siblings or immediate family that could be a possible donor? A brother or sister perhaps? Son, daughter? Nagkatinginan si Enrique at Juris. He has a son, yes, but he recently went through a brain surgery and I don't think he would be fit enough to donate. Paliwanag naman ni Enrique. Well, if that is the case, we really need a sibling. Does he have one? Muling nagkatinginan si Enrique at Juris at sabay na umiling. Nang makita iyon ng doktor ay nagpabuntong hininga na lamang ito. There's no other way. We can insert him in our clinical trial but I don't want to give you false hopes. His sickness is already at a late stage. If we want this to be success, we really need bone marrow. Otherwise, I don't think he can survive multiple rounds of radiation and treatments. Nagpaalam na rin saglit ang mga doktor at na makaalis sila, ay tila ba pinagsakluban ng langit at lupa si Enrique at Juris. Kapansin-pansin na rin ang mga labis na panghihina ni Ford. Hindi na siya makagalaw ng maayos at nanghihina na kahit tatayo lamang sa kama. Nang minsang makapaglaro sa kanya si Kyle, wala pang 5 minuto ang lumipas ay humingi na ng break si Ford sa anak. Hindi na ito makahinga ng maayos at tila ba pagod na. Awang-awa na rin si Juris sa kalagayan ni Ford. Halos araw-araw na rin siyang hindi natutulog para lang mabantayan ito. Palagi siyang nasa tabi ni Ford upang masiguro na maayos lang ito. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo lamang nanghihina si Ford at naiisip na nagiging pabigat na lamang siya sa lahat. Dumarating na rin sa puntong pinagtatabuyan na niya ang mga taong malapit sa kanya. I said, go away! Matigas na sabi ni Ford kay Juris nang minsang pumasok ito upang punasan ang kanyang katawan. Ford naman! Mawawala rin naman ako. What's the point of everything? Alam ko na masawasawa na kayong alagaan ako. So go away and stop trying to make me feel okay because I won't. Napaiyak si Juris habang pilit na ibinabato ni Ford ang mga gamit na malapit sa kanya. Mawawala ka? Tanggap mo na yun? Paano naman kami? Ganun na lang? Iiwan mo na lang kami ng anak mo? Hindi makasagot si Ford at nanatili lamang na nakatingin sa kawalan. Lumaban ka naman, Ford. Lumaban ka naman para sa amin.
sabi ni Juris at dahan-dahang pinulot ang mga gamit na natapon ni Ford. Tila biglang natauhan si Ford nang marinig ang sinabi ni Juris, kaya naman lumingon siya rito at inaabot ang kanyang kamay. Juris, nanghihina sabi ni Ford. Nang marinig ni Juris ang pagtawag ni Ford ay agad siyang lumapit dito at hinawakan ang kanyang kamay. I'm sorry. I'm so sorry. Sabi ni Ford at napaiyak na rin ang tuluyan. Niyakap ng mahigpit ni Juris si Ford habang humihikbi ito. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Lalaban ako kasama mo. Pangako ni Juris kay Ford. Can you do me a favor? Kahit ano. I want my dad to know about Kyle. Can you come and visit him? Bring Enrique with you. But please don't tell him about my condition. Ayokong pati siya mahirapan. Tumango si Juris at saka ginawa ang pabor na hinihingi ni Ford sa kanya. Nagpasama na rin siya kay Enrique papunta sa nursing home. Nang makarating sila roon ay sobrang nagtataka pa si Mr. Guerrero nang wala roon si Ford at may dumating na mga taong hindi niya kilala. Where's Ford? Si Enrique na sumagot ng tanong ni Mr. Guerrero. He's at a convention po but he asked me to introduce this little kid right here to you. Sabi nito sabay pakita kay Kyle. Agad namang nag-hello ang bata sa kanyang lolo. This is Kyle. He's Ford's son. And this is Juris, his other half. Sabi naman ni Enrique nang ipakilala niya si Juris. Agad rin namang gumaan ang loob ni Mr. Guerrero sa mag-ina. Hindi na siya nagtanong pa ng kahit ano at tinanggap agad ang mag-ina ng maluwag sa kanyang loob. Sobrang tuwa rin niya nang makilala ang kanyang apo at makalaro ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro ay biglang may nasabi si Kyle. I wish Daddy was here with us, but he can't be because he is sick. Kumunot ang loon ni Mr. Guerrero. What do you mean? Nagpatuloy sa paglalaro si Kyle ng mga building blocks at saka sumagot. He has cancer. He needs a bone marrow transplant so that he can be healthy again. I was supposed to be the donor, but I can't because I'm still young. Halos kumawala ang puso ni Mr. Guerrero sa kanyang dibdib. Dahil sa sobrang kaba sa mga nalaman. I hope he gets well soon so that he can play with us too, Lolo. Nang mapagtanto ni Mr. Guerrero na meron niyang sakit talaga si Ford, lalo na't nanghihina at ibang-iba ng itsura nito nung makita niya, ay lalo siyang pinanghinaan ang loob. At nang marinig niya ang bone marrow transplant na lamang ang makakatulong kay Ford, ay napagdesisyonan niyang oras na para ilabas ang pinakakatago niyang sekreto. Bago umuwi si na Enrique ay tinawag ni Mr. Guerrero ang atensyon ni Enrique at inabot ang isang liham na nakalagay sa sobre sa kanya. Para saan po ito? Hinawakan ng mahigpit ni Mr. Guerrero ang kamay ni Enrique at binulungan nito. Read this when you're alone. Huwag mo sanang ipaalam kay Ford ang tungkol dito. Bagaman punong-puno ng pagtataka, hindi na nagtanong pa si Enrique at sumunod na lamang. Nagpaalam na sila kay Mr. Guerrero at bumalik na rin sa ospital. Nang maihatid niya ang mag-ina sa ospital ay umuwi muna siya sa kanyang hotel room. Nang mapag-isa si Enrique ay kinuha na niya ang sobre at binasa ang sulat. Habang binabasa niya ito ay hindi niya maiwasang mapaluha at manginig habang unti-unting nauunawaan ang lahat. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sa tingin mo, ano kayang madidiskubre ni Enrique sa pamamagitan ng sulat na iyon? Please comment down below. Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!